Kayo rin ang nagpapalala, eh, hindi naman ganun ka-agi yung video ko eh. Tumatawa lang ako, as in, na-surprise ako dahil ang tiyaga ng mga Pilipino mag-sakripisyo kahit na nakaamba yung COVID sa atin, ang virus sa atin. Hindi ba ninyo naiintindihan yung gusto kong ipaliwanag? At gusto ko rin iparating ito dahil ang ayuda ng akap dole until na wala pa rin lumalabas sa atin, puro response lang ng ang mga documents ninyo is kulang, ganyan. Alam nyo ba na disismanya ako sa gobyerno natin ganito? Mga lumang patakaran nila na napupunta lamang sa bulsa nila. Yung gusto ko ipahiwatig na mag-unite, unity tayo dito mga Pilipino. Hindi yung ganyan ginagawa ninyo sa akin. Dinidiscriminate nyo ako. Para, hindi naman maitutuwid ang pagkakamali ko kung gaganin ninyo rin ako. Hindi ko napasalamat na lang ako. Talaga humingi ako sa Panginoon na humarap sa inyo. Kasi pamilya ko na rin yung nasasaktan sa akin. Dami na yung pamilya ko sa ginagawa ninyo. Wala ka naman akong ginawang masama na para akala ninyo tumatay ako ng tao. Wala naman akong ginawa sa inyo. Pinakita ko lamang kung gano'ng kasigasig ang mga Pilipino kahit ganun na nga yung sitwasyon natin, di ba? Kung tutusin, gusto ko nga rin pipila doon kung hindi lang nakaamba yung panganib sa aking buhay, di ba? Ayoko hindi ko minamalitang OFW, taas na taas ako sa inyo. Kaya ako rin ginagawa itong YouTube na to dahil alam ko nagpatutunguhan itong video kong ito. Kasi hindi naman ako nagsalita ng masama kahit ni isa. Nakita ko lamang talaga na bakit ganun na lamang kayo mag-react sa aking video. Lahat ng mga friend ko sa FB na mga masasakit na sinabi ninyo, pinaano ko na lamang yun kasi ayaw ko naman talaga. Ako nauna na sinabi ninyo ako nakasakit dahil pinagtatawanan ko kapwa ko Pilipino. Ako'y isang merda na sinasabi ninyo na hindi naman ako parla Italiano. Pretending ako. Huwag naman pong ganyan. Masyado naman sakit yung ginagawa ninyo sa akin. Tao rin ako. Alam ko, hindi ako perfecto. Tinatanggap ko lahat. Huwag nyo naman isama pati pamilya ko sa mga ginagawa ninyong batikos. Magpo-post pati mga anak ko. Iba na yan eh. Kaya ako nag-video nun kasi yung iniisip ko, yung video, gusto kong i-copy sa inyo yung ano na kamamadali ko. Hindi ko na isama yung video na ginawa ko about to direct to Dole. To... Yeah.
siya mo. Sorry. Kasi kagabi pa ako hindi nakatulog sa ginawa kong dulo. Na hindi ko naman alam kung... ano nasabi kong masama at bakit ganun na lamang kung tratuhin ninyo ako. Tratuhin ninyo ako parang kriminal. Parang kriminal. Everyday ako dyan sa Mambretti. Dyan ang trabaho ko, dyan ang uwi ko. Habang naglalakad ako dyan papuntang sa, numero uno. Nakikita ko yan. Ang dami mga pumipila dyan, ibang lahi, karamihan. Kaya nagulat lang talaga ako, as in, puro Pilipino. Yun ang sinabi ko, dahil ang iniisip ko, excited ako dahil akala ko nang matutuwa kayo sa post ko. Nawala naman pala yung aking katuwaan dahil kasi ganun nga, bash pala yung tuwa. Kaya po, hinihingi ko kapatawaran. Tao lang ako. Nagkakamali kung yun ang nakikita ninyong pagkakamali ko. Ang ginawa kong video eh, panalait sa inyo. At dinadown ko mga OFW. Never kong dinown dahil kasi ako yung isang OFW din. Alam niyo po yun? At sinasabi ninyo ako ay nakatungtong lamang dito. Hindi niyo alam kung anong buhay ko before ako nakatungtong dito. Kaya wala kayo alam sa buhay ko. Kaya please, kung ano man yung mga pinagsasabi ninyo, itigil niyo na yan. Asa kayong mga video ninyo? Wala akong ginawang masama. Bakit ganun na lamang kontratuhin niyo ako? Bakit hindi na lang natin gawin mag-unit? Unity dito sa buong bansa. Dahil dito sa COVID na to, hindi yung ganyan. Ang video kong ginawa, akala ko kasi mapaproud kayo na maparating sa embahada ng Roma at Milan about sa ating ayuda until now. Eh hindi pa na anuhan ang 200 euro. Ayun ang nadidismaya ako dahil gutom na yung Pilipino dito sa Italia. Hindi ko na-deliver yung video ko ng maganda. Pasensya na, tao lang. I'm a new vlogger. That's why. Hindi ko pa masyado kabihan sa patawad. Patawad, pasensya. Kung makikita ninyo yung video ko ito, kayo yung mga mag-share kasi hindi sa activate ko na yung aking FB. Kasi masyado na nila akong... Masyado na... Parang... Pasensya na talaga. Sana mapatawad niyo ako, mga mahal kong OFW dito sa Milano. Hindi ko talaga gusto itong nangyayari sa akin. Hindi ko naman bigo gusto yung naisipin ninyo. Alam ko sa sobrang huwag mo mag-speech kaya ganun na lamang nangyari. At saka
dinadagdagan na lang kasi ng mga vlogger para mapasama sobra yung gawa kong video. As in, wala naman talagang nakalakip doon eh. Dapat nga ilalakip ko doon yung ano na hindi ko na ilagay kasi kamamadali ko. Ayun lang naman yun. Kaya napasama ate yung parang reaction ninyong lahat sa akin. Ni minsan ayoko kong mananakit ng tao. Ayoko. Dahil pare-pares tayo alam ko naman namin. Alam ko naman lahat na dito sa pandemic na to eh, lahat tayo nagsasakripisyo. Buong tao, ang dami nang namamatay. Imbis na ba tukusin ninyo ako, bakit hindi na lang yun? Ako yung maliit lang na maumayan katulad ninyo. Bakit yung mga malalaki hindi niyo mabatikos? Ako'y gusto ko rin tumulong sa totoo lang. Gusto ko rin tumulong. Nahihinga lang din sa COVID kaya nandito lang din ako na i-stuck sa bahay. Emotional yung nangyayari sa akin kay masyadong emotion na talaga masyado nyo talaga alam ng Diyos yan. Ayokong mananak adjust